Channel where love is the key ingredient to a happy meal. Okay, ngayon nga ay mayroong bagyo, kaya nandito lang tayo sa bahay. At tulad nga ng bati, kung magandang araw, kahit may bagyo tayo, kahit may COVID tayo, ipagpalagay natin na maganda pa rin ang araw natin. Kahit may COVID, kahit may bagyo, hindi pinababayaan ng nasa itaas ang ating mga happy meal. Kaya ngayon, naisip kong mag-video at mayroon akong isi-share na isang lutuin o isang recipe na kaya naisipan ko naman ito kasi nga may bagyo, maraming bungay yung papaya. Pinuti lahat ni daddy yung papaya kaysa daw naman malagla gawa ng bagyo. Kaya ang dami-daming bunga. Kaya ito ang lulutuin natin ngayon. Sapagkat madami yan, ang gagawin natin na luto ay yung pwede siyang ma-stack at pwede pang magamit natin in future use. Kaya gagawa tayo ng masarap na atsara. Samahan nyo akong magluto ng sarap na atsara. Okay, mga ka-happy meal, ito na ngayon yung gagamitin natin sa pagluluto ng ating masarap na atsara. 3 kilong papaya, kiyad-yad, 1 liter na cane vinegar, 1 cup na giniling na luya, 3/4 cup na lara, 1/2 cup na garlic, ito ay giniling din, and then 1/2 cup na raisin, at saka 2 cups na brown sugar. At saka yung isang karot sa ating sinortihan niya ng bulak-bulak para pang-design doon sa ating atsara pagkaluto. Okay, mga ka-happy meal, napakadali namang, actually hindi naman ito niluluto. Ang niluluto lang natin dito ay yung suka. At siya natin ilalagay dito. Napakadali lang nito, kaya kayang-kaya nating gawin. Okay, simulan na natin ang paggawa ng ating masarap na atsara. Okay, una-una natin gagawin, pakukuloy natin yung ating cane vinegar. Okay, habang hinihintay natin kumulo yung ating cane vinegar, mag-i-stir realize naman tayo ng mga bottle na paglalagyan natin ito pagkatapos natin itong timplahin. Okay, mga ka-happy meal, importante na sterilize natin yung mga bottle na paglalagyan nito dahil para tumagal yung kanyang shelf life. Kasi ito ay pwede natin mapatagal ng kahit isang taon kung tama lamang yung ating pagkakagawa. Kaya mag-sterilize muna tayo ng mga bottle habang pinakukuluan natin yung suka. Napakulo na natin yung suka, kaya ilalagay natin yung ating brown sugar. And then haluin natin. At pwede natin tikman kung tama na ang lasa nito. Ngayon, kapag kasapalagay ni kulang pa, ito ayaw na sa inyong panlasa, pwede nyo dagdagan ang brown sugar nito. Itong papaya, hindi natin ito niluluto. Yung suka lang ang pakukuluan natin. At saka natin ilalagay dito sa ating papaya. At yung sukang pinakulo, yun ang magluluto dito sa ating papaya. Ayan yung 2 cups na sugar na brown. Parang natatabangan pa ako. Kaya dadagdagan pa natin ito. So, balang inabot ito kalahating kilong brown sugar na. Okay, at ilalagay natin ito doon sa ating papaya. Tapos ilagay natin yung ating bawang. And yung ating lara. At syempre yung ating raisin. Itong ating luya, pipigay natin ito para hindi na makasama yung kanyang mga laman. Pwede rin namang isama na ninyo yung luya
kaya lang ako hindi ko sinasama yung luya dahil ayoko nung may kasama siyang laman-laman ng luya. Siyang mabuti. Ganito lang kadali mga ka-happyMEALya ang panggagawa ng atsara. At ito ang kaigihan nito, pwede natin itong i-stack kasi matagal ito bago masira. Taon nga ang inaabot nito kung magagawa natin ng tama. At kahit may prito-prito ka lang, pwede ito na ang iulam natin sa mga ating prito na ulam. Okay, ayan mga ka-happyMEALya, di ba may magandang epekto din sa amin ang bagyo. Nagkaroon kami ng papaya na ginawa kong atsara. At maya-maya lang, pwede na natin itong tikman. Medyo luluto-lutoy natin ng mainit na supa. At itong carrot, baka nagtataka kayo, hindi ko nilalagay. Ito yung i-design natin doon sa bote na paglalagyan natin nitong ating atsara para maganda yung presentation niya. Ito na mga ka-happyMEALya, na-sterilize na natin yung mga garapo na paglalagyan ng ating atsara. Kaya ako hindi ko itinatapon yung mga pinaglagyan namin ng palaman at nagagamit din natin ito sa mga ganitong pagkakataon. Kaya ngayon, ilalagay naman natin sa mga garapo itong ating atsara. Mga ka-happyMEALya yung nagawa nating atsara. Naka 8 na bottles tayo. At yan na yung mga pinaglagyan lamang namin ng palaman. Na-recycle lang natin. At ayan na, ang dami nating nagawang atsara. Ay, sana'y nagustuhan ninyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ito, please subscribe, like, share, and comment. At pindutin na din ninyo ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video. See you in my next vlog!